Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam nyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento, o kahit ano pa yan, o gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar, ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. Toktok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang Toktok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng Toktok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-setup ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na! Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang Toktok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa Toktok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong Toktok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni Toktok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para
maging isang Toktok online franchise operator, kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang Toktok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang Toktok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang Toktok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang Toktok online franchise operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to, at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Toktok Online Franchise Delivery Service Orientation. Ano ba itong Toktok na to? Okay, paano ba nagsimula yan? Okay, very good, no? Alam natin na nagsimula po yung pandemya dito sa ating bansa nitong kakasimula lang ng 2020. Ito po ay nagdulot ng isang bangungot at matinding pagsubok para sa ating mga Pilipino, hindi lang po sa ating bansa, pati na rin sa mga kababayan natin at sa mga ibang nationality sa iba-ibang panig ng mundo. Sadyahong lubhang nakapapaminsala ang pananalansa ng ating kinakatakutang sakit na COVID-19. Kaya po ito ay naging isang pandemic kasi ito po ay kumalat na sa maraming lugar at patuloy pa akong kumakalat. Ito po ay nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng ating mga kababayan, no? Ng karamihan sa ating mga kababayan, kaya nakikita niyo po sila dito, napapanood sa news, ito po yung mga jeepney drivers din. Affectado po yan, no? Wala akong hindi affected. Ang daming negosyong affected, airline industry, hotel industry, transportation industry, mga malls, resorts, no? Yan, mga tourism industry, lahat po yan affected. Lahat, pati mga eskwelahan, bangko, anything that has to do with the gathering of people na nagsama-sama yung mga tao, yan po ay sobra-sobrang na-affected, okay? And nagresulta po sa pagkawala ng maraming trabaho dahil nagsara po ang karamihan ng mga kumpanya. Yan po yung isang economic blow na nararanasan hindi lang po sa Pilipinas, kung hindi sa maraming panig ng mundo. And it's normal sa panahon ng pandemya. Lalong-lalo na po yung mga OFW nating mga kababayan na nawalan po ng trabaho sa ibang bansa, na terminate po ang kanilang kontrata gawa ng pandemic, at sila po ay nakauwi sa Pilipinas sa awa ng Diyos, pero karamihan po sa kanila hindi na po makakalipad pa pabalik sa kanilang trabaho kasi wala na pong trabaho naghihintay. Tama? So, ngayon, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga problema kinakaharap ng ating bansa, ng ating ekonomiya at ng ating kalusugan, tila may mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya. Ano-ano ang mga negosyong mas lalong lumakas sa gitna ng pandemya? Ito ay ang mga negosyong may larangan sa pagkain. Yes. Kasi kung mapapansin mo, tayo po, nung kalagitnaan ng panahon ng pandemya, nung matindi po ang ECQ, yung lockdown, no? Enhanced Community Quarantine, di ba? Karamihan po sa atin, kung lalabas, ang bibilin lang talaga pagkain. Karamihan po, bago po mag-lockdown, nagpanic buying na ho. Tama, di ba? So, mapapansin mo, kaysa mag-order ng rubber shoes, kaysa bumili ng damit, kaysa bumili ng kung ano-ano, pagkain talaga ang pinipilahan. Kaya mapapansin nyo, noong panahon ng pandemic, kahaba-haba po ang pila sa mga supermarket at sa mga palengke, at ubusan na ubusan po talaga. Alright? Ito po yung mga example ng mga eksena ng ating mga kababayan nung sila po ay pumipila sa mga supermarket para bumili po ng pagkain sa gitna ng panahon ng pandemya.
Pangalawang negosyong lumakas po is yung tinatawag na health and wellness sector o health and wellness industry ng ating lipunan, tama? Ito po yung mga butika, no? Ang haba din ho ng pila, blockbuster ho. Kung blockbuster ang pila sa pagkain, mas blockbuster ang pila sa mga butika. Ang hahaba ho ng pila talaga, alright? So, yan po, ito yung eksena na makikita nyo. Nagpapatunay lang sa panahon ng pandemya, pagkain, drugstore ang iilan sa mga negosyong malakas noong mga panahon na yon. At lalo na ngayon, tuloy-tuloy pa rin yan. At ano pa ang isang negosyong bukod tanging malakas din sa panahon ng pandemya, bukod sa pagkain at sa drugstore, ito po ang tinatawag na delivery services. Ayan. So kung mapapansin nyo, halos lahat po tayo natatakot lumabas. Imbis na kumain sa labas, imbis na mag-shopping sa labas or bumili, or yung iba nga hindi na nag-grocery, anong ginagawa? Pinapa-order na lang online at idinideliver po. Ayan. Mapapagkain, no? Orderin natin, mapag-grocery, mapa-sapatos, mapag-gadget, paboritong merienda. Delivery service ang tinatawagan at delivery service ang kailangan. Kung mapapansin nyo, mas maraming mga motor ng delivery service ang umiikot ngayon sa ating mga lipunan kaysa ng mga nagdaang taon. Simula nung tumama ang pandemya, mas marami ang naging demand para sa servisyong ito. Kaya ang delivery service po, bukod sa pagkain at sa health and wellness, ito po ay negosyong kailangan. Ito ang negosyong napapanahon. Kaya sa lahat ng negosyong malakas sa panahon ng pandemya, sa anumang panahon, delivery service po ang number one. Ayan, o diba? Ngayon, napag-uusapan, ito ay negosyong patok. Pero bakit tila kaya ang hirap po magtayo ng isang sariling traditional delivery service at bilang operator na to? Tingnan muna natin kung magkano ang kinikita ng isang operator sa isang traditional delivery service. Pag sinabi mong traditional delivery service, yan yung mga motor na nakikita natin na umiikot sa ating mga kalsada. Yan yung kagaya ng mga nakakulay green na Grab. Yan yung mga nakagaya ng mga nakakulay asul, nakakulay orange, di ba? Nakakulay pink. Alam niyo na huwi ang mga yan, okay? So tanungin natin, gaano ba kalakas ang kitaan kung ikaw ay merong isang traditional delivery service at bilang operator nito? Ito po, explain ko po yung kitaan. So sa nakikita niyo pong sample computation ng isang traditional delivery service operator, ang isang operator po ay merong hawak o nagmamanage ng mga rider. Sabihin na lang natin, kung ikaw po ay isang traditional delivery service company at operator, may hawak ang 100 riders. No? Napaka-konti lang po niyan, okay? 100 rider. Ngayon, kada delivery ng isang rider mo, meron silang kinokolektang delivery fee. So, kada transaction, tama? Yan yung pag nagbubuka ng delivery sa Lazada, sa Shopee, di ba may kasamang delivery fee? O, di ba? So, yun po yun, okay? Sabihin na lang natin, 150 pesos ang kada delivery fee ng rider mo, okay? Tapos, meron ang isang rider mo, meron siyang delivery assignment, average of 20 deliveries kada isang araw. Ngayon, ang kita ng operator, ito po yung standard, okay? Standard po to sa traditional delivery service operator na kita. 20% po ang kinikita ng mga operator sa kanilang delivery transaction, okay? Sa kanilang pagde-deliver ng mga rider. So, magkano ang kita? Kung makikita nyo dito, kung ikaw po ay isang traditional operator, meron kang 100 riders, kada isang delivery nila is nag-average ng 150 pesos delivery fee, i-multiply natin yan, i-multiply nyo yung average na 20 deliveries kada isang araw ng riders nyo, at i-multiply nyo po ng 20% income ng isang traditional delivery operator. Sa madaling sabi, kumikita ng 60,000 pesos neto isang araw ang isang traditional delivery isang traditional delivery
service operator. Kung i-multiply mo yan sa isang buwan, walang kahirap-hirap, 1.8 million ang kinikita ng isang traditional delivery service operator dito sa ating bansa. Tama, di ba? Kaya lang, no, napakaganda, no, AD Rene. 1.8 million. Yan palang kinikita ng mga traditional delivery service operator dito sa ating bansa. No, kaya lang, itong mga operator na to, eh sila rin yung may-ari. Sila yung mga Grab, no? Sila yung mga nakakulay blue, mga lalambo. Sila po yun, no? Sila po yung mga operator. Tama, di ba? Maganda sana magkaroon ng sariling ganyan, pero bakit? Ito ang tanong. Bakit yung kapwa natin mga kababayan, o bakit hindi na lang kahit sino pwedeng magtayo ng sarili niyang delivery service operator ng negosyo or maging operator nito? Simple lang ho. Hindi ho ganun kadali mag-set up, no? Or magtayo ng isang kumpanya na sarili mong delivery service company at bilang ikaw ang operator. Ngayon, alamin natin, why is it difficult? Bakit mahirap mag-set up ng sarili nating delivery service company bilang tayo yung may-ari, tayong operator? Ito po yung dahilan kung bakit. Alright? Unahin natin sa pera. Kailangan nyo po mag-alat ng budget minimum. Ulitin ko ha. Minimum na 50 milyones. Okay? Para po magpagawa, alright? Or mag-develop ng software para sa system at para sa inyong delivery company app. Okay? Kailangan nyo po ng minimum na 50 million pesos para lang sa app at para sa software ng inyong delivery service company bilang operator kayo. Pangalawa, kung may 50 million kayo, kailangan nyo magbayad ng minimum na 15 million annual. Para saan yan? Para sa system and software maintenance. Kasi hindi po porket may system na kayo, meron na kayo software, tapos na lahat. Hindi, mini-maintain ho yan ng isang IT company. Kaya ho magastos. Okay? Hindi lang ho yan. Pangatlo, kailangan mong kumuha at mag-set up ng mga opisina para sa operations nyo. Alright? So, hindi ho pwede yung maliit na opisina. Pag sinabi mo opisina, malaki ho ito. Malaking square meter area ang kailangan ng office space mo. Minsan, hindi lang isang floor. Tama? At madalas, hindi lang isang opisina, maraming branches ho yan. Alam naman natin kapag tayo ay nag-set up ng opisina, ito ay may kaakibat na renta, operating expense, gastos, pasweldo, magkakaroon ka pa ng, magpa-process ka pa ng business permit, marami pang mga permits, tama di ba? Mag-hire ka pa ng maraming empleyado. So, kung kukumpitin nyo po yung gastos, hindi ho biro. Sobrang hirap po, sobrang madugo, alright? Yung magtayo ng sariling delivery service company, lalong-lalo na dito sa bansa. Kaya wala ho kayong makikita na merong isang individual na tayo kaagad ng ganyan. Hindi ho, no, mahirap po talagang magtayo, okay? So, iyan po yung dahilan kung bakit mahirap magtayo. Pero, ang ganda ng kitaan. Sobrang ganda kasi bakit? Tandaan nyo ha, kung ikaw magne-negosyo, mas maganda yung negosyo itatayo mo talagang in demand, talagang hinahanap, talagang kahit anumang panahon, talagang papatok yan. At yan po ang delivery service. Ngayon, meron tayong paraan. No? Instead of spending millions and millions and millions and millions, gusto nyo ba magkaroon kayo ng sarili niyong delivery service business bilang operator sa halagang 288,888 na. All in na ho yan. Nandyan na yung system, nandyan na yung app, nandyan na yung software, no? Hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng tauhan, hindi mo kailangan magbayad ng renta, pero all in na lahat yan. Di ba mas maganda? Kaysa naman maglabas ka ng 50 million, kaysa naman taon-taon magbayad ka ng 15 milyones,
kaysa maghanap ka ng malaking opisina, Diyos ko, magkanong renta, million din ang renta buwan-buwan. Ama, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? Dito po, we are offering everyone a chance na magkaroon ng delivery service na negosyo at bilang isang operator. Ito po, magkakaroon po kayo the first of its kind. Kauna-unahan, if I'm not mistaken, sa buong mundo, the first of its kind na pwede kayong magkaroon ng delivery service na negosyo bilang franchisee nito. Magiging online franchise operator kayo for as low as 288,888 pesos all in. Pero, ang masarap niyan, meron tayong promo ngayon. Hindi na ho 288,888. Ito po yung Toktok na tinatawag. Ang pinakabago, pinakaunang online operator or online franchise operator delivery service company na andito na ho. Ngayon, kanina, originally, ang operator kay Sir Jeff, nag-stuck ka, Sir Jeff, nawala po kayo. Sosa, ayan po. Okay? So, imbis na milyones ang ilalabas nyo, alright? Imbis na milyones, 288,888 lang. Pag-usapan muna natin, sino ba yung mga founders ng Toktok? Alright? Ito po ang ating founder. This is Mr. Carlito Makatandang. Siya po yung ating Vice President and CFO ng Toktok Delivery Service. Ito naman po si Mr. Jonathan So. Siya po yung ating President and CEO ng Toktok Delivery Service. Okay? Ngayon may good news sila. Hindi na ho 288,888 pesos kasi kung gusto nyo magkaroon ng mag-franchise bilang operator ng Toktok Delivery Service, online franchise operator for a special promo. Okay? Special lang ito. Imbis na milyones, ginawang 288,000, pero imbis na 288,000, promo tayo ngayon, 58,888 pesos na lang para magkaroon ka ng sarili mong Toktok online franchise operator delivery service business. Ayan po yon, okay? So, ano ang may enjoy mo sa halagang 58,888 pesos special limited time promo package? Number one, okay, magkakaroon ka ng Toktok personal delivery link and referral code para pwede kang kumita ng 3% na halos wala ka ng ginagawa every time yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo, nag-place lang or nagbubook lang ng kanilang delivery gamit ang Toktok app. O di ba? Wala ka nang ginagawa. Kumakain ka, naliligo ka, natutulog ka, basta yung kaibigan mo nag-book ng delivery sa Toktok, pam! 3%. Ganun lang kadali. Pangalawa, magkakaroon ka ng sarili mong Toktok operator portal. Kasi sa Toktok, online franchisee ka, online franchise operator ka din. Tama? Mamaya papakita natin kung ano itsura niyan. Doon sa pagiging operator mo, no, nagmamanage ka ng mga riders mo na nagdi-deliver at mas malaki yung pwede mong kitain. Pangatlo, meron tayong full technical support and online franchise operator training. Actually, to be honest, yung pinapanood mo ngayon, ito na po yun eh. Ito na po yung orientation natin. At meron tayong special Toktok online franchise operator technical training para turuan kayo lahat kung paano kayo magiging successful na maging isang operator. Mamaya pag-usapan natin yan. Pang-apat, meron po tayong call center. Ayan po, di ba? At customer assistance hotline na pwede niyong tawagan o pwede niyong email help@toktok.ph or hello@toktok.ph at sa telepono bilang 8424-8617 Mondays to Saturday pwede nyo tawagan mula sa oras ng alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Alright? Ito po ay promo lang. Okay? Itong 58,888 no, promo lang to mula December 9
hanggang December 14. Hanggang next week, hanggang Monday lang ho, next week. So pagdating ng Tuesday, babalik na ho siya sa original na 288,888 pesos. Pero dahil mabait ang ating bossing, gusto talaga nilang tumulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng trabaho. Gusto nilang bigyan ng hanap buhay at negosyo yung ating mga kababayan para kahit papano naman sumaya ang Pasko. Ngayon, meron po kami special holiday na regalo para sa inyong lahat. Tandaan nyo ha, from 288,888 pesos, ginawa na lang nilang ito, 58,888. Pero sa lahat po ng kukuha ng package, no? Nitong Toktok online franchise operator delivery service package, hindi na ho 58,000 kasi hanggang Monday po, pang, ito na lang ho. 16,888 pesos all in na. At ang masarap niyan, mula ngayon December 9. Ulitin ko ha, mula ngayon December 9, imbis na 58,000 na babayaran mo, 16,888 pesos na lang. Palakpakan! Palakpakan! Yes! Palakpakan! Okay, listen up. Kung ano yung nakikita nyo sa harap dyan, yung mga bossing natin, sila Boss Jonathan So, sila Boss Cardito Makadangdang, sila rin po yung may-ari ng napakasikat na online franchise business na Show My King. No? Boy Bondat, no? Mang Box, Copper Mask, Ninja Ion. Ayan po, lahat po ng mga pagkain ng online negosyo nakikita nyo. Ibig sabihin yan, bilang regalo nila sa inyong lahat, guys. Kapag bumili ka ng package na 16,888 na Toktok, ngayon lang hanggang sa Lunes, isasama po, bonus, regalo. Next week, hindi na ho magkasama yan. Magkahiwalay na ho yan. At saka baka bumalik na ho sa 58,000, ay sorry, baka bumalik na sa 58,888 or baka bumalik na ho sa 288,888. Kaya napakaswerte nyo ngayon. Samantalahin nyo na to. Simula ngayon hanggang Monday lang, hanggang December 14, 2020, kapag bumili ka ng package ng Toktok Online Franchise Delivery Service Package worth 16,888, may negosyo ka ng Toktok as a franchise operator at pwede ka pang magnegosyo online ng inyong paboritong 7-in-1 na Show My King food products, Boy Bondat, Mang Box Manok, Potato King, Shopaw the King, Noodle House, Burger Factory, Copper Mask, Ninja Ion, at anong sagot ni Tito Boy? Susunod! Okay. So yan po yun. Okay? So malinaw tayo dyan ha. Ngayon lang to, December 9 hanggang December 14, 16,888. At ngayon lang po magkasama ang Toktok Delivery Toktok Online Franchise Delivery Package plus Show My King 7-in-1 online franchise concept. Pagdating ng Tuesday next week, magkahiwalay na ho yan at hindi na ho 16,888. Baka bumalik na ho sa 58,000 or baka bumalik na sa 288,000. So malinaw tayo mga kapatid, okay? So ngayon, anong mangyayari? No? Gusto kong magkaroon ng Toktok, gusto kong kunin yan, gusto kong i-avail kasama yung Show My King 71 package. So anong gagawin ko? Simple lang. Kausapin mo na yung nag-refer sa'yo ng negosyong ito. Ikaw nanonood ka ngayon kung sino ang nagdala sa'yo dito sa FB Live na to. Kausapin mo na siya. Sabihin mo sa kanya, gusto ko nang bumili ng Toktok Online Franchise Delivery Package worth 16,888 pesos. Okay, ito po yung inclusion. Tama, di ba? Okay. Ngayon, kapag kayo ay nag-avail ng Toktok Delivery Online Franchise Package worth 16,888 pesos, no, bukod sa 7-in-1 na makukuha yung online franchise package ng Show My King na pwede mong inegosyo online, magkakaroon ka rin ng freebies
meron kang worth 2,000 pesos ng health and wellness products natin na pwede mong i-try. Meron kang 1,000 pesos worth ng Mangbox Manok and Boy Bondat food products na pwede mong i-try kasama ang inyong pamilya. Tama, di ba? Okay. Ngayon, ano-ano yung mga kasama dyan? Sa Mangbox Manok, meron kang isang marinated chicken thigh na tray with sauce. Napakasarap po. Maniwala kayo sa akin. Lagi kong inulam yan. Meron kayong one marinated chicken drumstick na tray with sauce. Naku, paboritong paborito ng mga chikiting. Meron kayong one marinated chicken leg quarter with tray with sauce. Naku, napakasarap po. Ulam, merienda, hapunan, midnight snack. Kahit kainin mo, kahit naliligo ka sa banyo, patok na patok. Ox na ox talaga itong si Mambox Manok. Okay. Meron din tayong kasama ng Boy Bondat food product, isang regular sisig, isang spicy sisig, at saka all-time favorite na beef pares. Kasama ho yan at ang iba pang benefits and inclusions. Hindi ko na ho babanggitin kasi hindi na ho ako interesado dyan. Maubos ang oras natin. Okay? Diretso na tayo kung paano tayo kikita dito bilang isang Toktok online franchise operator. Alright? Okay, ngayon, kapag kayo po ay nag-avail ng Toktok Online Franchise Delivery Service Package worth 16,888 pesos, tatlo po ang pwede niyong maging benefit. Una, pwede ka maging online Toktok Online Franchisee at kumita ng 3% mula sa inyong personal delivery link at referral code. Mamaya ako na-explain yan. Pangalawa, pwede ka rin maging isang Toktok operator at kumita ng mas mataas, 7%. And pangatlo, pwede kang kumita bilang isang Toktok rider at kumita ng 80% outright. Tama? Ulitin ko ha, kapag nag-avail ka ng package, pwede kang maging online franchisee, pwede kang maging operator, and at the same time, pwede ka pang maging rider. Ayan, okay? So explain natin isa-isa. Ngayon, anong gagawin natin? Pagkatapos kong bumili ng package no na 16,888 pesos, no? Ano na ba? Anong magagawin ko sa package na 'yon? Ano pa susunod gagawin? Okay. Ang susunod yung gagawin, kailangan nating i-encode yung inyong account sa ating system. Kasi pag nagbayad kayo ng 16,8, bukod sa napakasarap na Boy Bondat at Mangbox at ang Toktok online franchise business, pati na rin yung Shomai King 7-in-1 na kasama at marami pang iba, magkakaroon kayo ng tinatawag na, this is very important, makinig kayo, activation card. Tama? Ang likod na activation card, yan po ang makikita nyo. Meron kayong unique PIN number, meron kayong activation number, at meron kayong napaka-importanting ID number. Usually, tutulungan kayo ng mga online mentors nyo, yung mga coaches nyo, o yung mga taong nagdala sa inyo dito, kaya nyo ako napapanood ngayon, no? Alright? Tutulungan nila kayo, sila po yung mag-encode para sa inyo. Okay? Ngayon, importante lang po yung nakabilog, no? Doon po sa activation card, excuse me, yung nakabilog po nakasulat ID number. Okay? Importante rin mo yan. Your ID number is also known as your franchise ID number. Okay? Kakailanganin nyo ho yung ID number na yan sa inyong Toktok online franchise business credentials. Mamaya niyo po malalaman kung para saan yan, okay? So ulitin ko ha, pagkatapos yung bumili ng package, tutulungan kayo ng inyong mga online coaches or online franchise mentor na i-encode ang inyong account sa ating system. At kailangan ho itong activation card na nakasulat ang PIN, activation number at saka ID number, okay? Lahat po tayo, iba-iba ang activation card natin. Walang magkakaparehas, okay? Walang magkakaparehas na ID number. Kanya-kanya tayong ID number. Pangalawa, pagkatapos nyo ho mag-register sa ating system, tama? In-encode na kayo, okay? PIN, okay, ito po ha, PIN, activation, ID number, in-encode na kayo. Ikaw na po ay isang ganap na Toktok online franchisee. Okay? Ngayon, bilang isang Toktok online franchisee, kitang-kita sa baba kung anong benefits nyo. You can now earn 3% lifetime from
letting your friends use your personal delivery link and your referral code every time na magbubook sila ng deliveries nila gamit ang TokTok. Okay? Maliwanag yun, ha? So, kumikita ka ng 3%, ipapagamit mo lang yung personal delivery link mo at saka yung referral code kapag magpapabook sila ng kanilang delivery sa TokTok. Ngayon, pag-usapan naman natin, okay? Paano ba kumita ng 3% mula sa personal delivery link? Dito po, listen up, okay? Ano ba yung personal delivery link? Okay, ang personal delivery link sa TokTok online franchise is kaparehas po, or ito po yung version ng tinatawag natin ng shop link mula sa inyong ShowMyKing online franchise na negosyo. Di ba yung nakita yung mga pagkain kanina? May ShowMyKing, may Mangbox, may Boyboda. Paano po kayo mag-aalok nun? Online ho. Padadala nyo lang sila ng link. Okay? Turuan kayo ng mga sponsors nyo kung paano ho gumawa ng link. Pero makinig muna. Dito muna tayo sa TokTok. Tuturuan ko kayo. Kung first time nyo lang po makarinig ng shop link or ng personal delivery link, it does not matter. Ganito ang itsura niyan. Tignan niyo sa baba. Okay? Personal delivery link format. Ganito lang ho mag-type ng personal delivery link. Bubuksan niyo ho sa Facebook niyo, 'di ba yung status, 'di ba? What's on your mind? Ganun, 'di ba? Nagpo-post kayo ng mga kung ano-ano, 'di ba? Katramahan sa buhay, picture ng ganito, kakain ka post, tapos lalagyan mo ng caption. Okay. Imbis na kung ano-ano i-post mo ang personal delivery link mo sa TokTok. Paano? Ganito ang format. I-type mo www.toktok.ph, tingnan nyo sa baba, /delivery/ kung ano yung ID number mo sa activation card. Okay? Yan po yung format. www.toktok.ph/delivery/ yung ID number. So kung makikita nyo dito, nakabilog ang inyong ID number, di ba, sa activation card. 0016003. Okay? Yan po yung ilalagay mo dito. 0016003. Ulitin ko, ha? Kung first time mo marinig kung ano yung shop link o yung tinatawag na personal delivery link, it does not matter. Kasi napakadali lang. Ito lang yung itatype mo sa status mo sa Facebook. www.toktok.ph/delivery/ 0016003. Yan po yung ID number mo, yung number na yan, okay? Ipo-post mo lang siya dyan at i-share mo lang. Every time your friends or family member uses the link to book their deliveries from TokTok as a TokTok online franchisee, kumikita ka ng 3%. Ganun lang kadali. Ipo-post lang. Nag-post ako sa Facebook, friend kita. Sinend ko sa'yo or nakita mo. Nabasa mo yung caption, "Hi guys, meron ako sariling delivery service na negosyo. Kung meron kayong papadalang package, no, kahit anong package yan, itry nyo yung delivery service ko. TokTok, pakiclick lang yung link." Okay. So kapag kinlick nila yung link, no, ano mangyayari? Pag kinlick nila yung link, automatic yung mga friends mo, dadalin sila sa TokTok delivery booking site. Ito po yun, lalabas ka agad to. No, lalabas ka agad to. So tatanungin sila diyan, no? Ano yung papa-delivers, kanino papa-deliver, anong address, o di ba i-discuss natin yan later. No? Anong address, no? Ano yung package, sinong tatanggap, ayan, saan yung location ng pickup? Kasi pag nag-place ka ng deliver dito, pag yung kaibigan mo nag-place ng deliver, nag-book sila, dadaanan ng tok-tok yung motor kung saan pipikapin yung package. Ganun ho yun, no? Alright? And ang nakakatuwa dito, every time, tandaan nyo to, ha? Every time na magbubook ng delivery, yung mga kaibigan mo, gamit lang yung link mo, kiklik lang nila yung link mo, kahit natutulog ka, kumikita ka ng 3%. Saan galing yung 3%? Galing yan sa delivery fee. So, ibig sabihin, habang buhay, lifetime kang kumikita. Yun ang masarap dyan. Okay? Ngayon, pangalawa, pag-usapan natin yung pangalawang paraan para kumita ng 3%.
Ang tawag po doon is yung referral code. Paano ka kikita gamit ang referral code? Simple lang to. Excuse me. Kung makikita mo dito, yung referral code, yun po yung ID number mo. Okay? Galing sa activation card. Ito po, ito po yung activation card, di ba? Nakikita nyo, yan po yung ID number. Yan po yung ID number mo bilang isang Toktok online franchise operator. Every time your friends and family, saan ginagamit yan? Magda-download sila ng Toktok app. Saan? Sa Google Play or sa iOS. Da-download nila sa cellphone nila, guys. Pag di-download nila yung Toktok app at kinlik nila yung app, bago sila mag-post ng booking, tatanungin sa kanila, ito po, no, magre-register sila. Lalagay nila yung mobile number nila, first name, last name, email address ng mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala na nag-download ng app, and lalabas yung referral code. So, ibibigay mo yung referral code mo. Ano ulit ang referral code? Yung referral code, yan yung ID number mo. Yan yung franchise ID number mo na nasa likod ng activation card. Tama, di ba? Okay? Ibibigay mo yung referral code sa kanila. Itatype nila yan when they register. And after nila mag-type, automatic, no? Pwede na sila mag-book. And every time nagbo-book sila ng kanilang delivery, kumikita ka ng 3% habang buhay na. Galing. Galing. Magaling, magaling, magaling. Diba? Yun ang masarap. Kumikita ka ng 3% nang hindi mo alam. Kumikita ka ng 3% kahit nasaan ka. Nagbo-book lang sila, ginagamit lang ang iyong referral code, pati ang iyong personal delivery link, pam, 3%. Marami kang kaibigan nag-download, marami kang kilala, no? Pinadala mo ng personal delivery link mo tsaka referral code. Ito yung example. Sabihin natin, lahat ng kaibigan mo nagbubook yan araw-araw. No? Online eh. No? Delivery service, ang lakas talaga eh. Sabihin natin, sa loob ng isang araw, nakaka 200 bookings ka per day. Hindi mo na alam to, ha? Natutulog ka lang. Ngayon, kada isang booking, nag-average ng 150 pesos delivery fee. Ngayon, i-multiply mo yan ng 30 days. At i-multiply mo ng 3%. Kasi yung 3%, yan yung kita mo bilang online franchise income o online franchisee. So magkano yan? Wala ka nang ginagawa. Kahit natutulog ka. Basta meron lang nagbubook. Pwede kang kumita as much as 27,000 per month. Meron lang gumagamit ng personal delivery link mo at ng referral code mo kapag magpapabook sila ng delivery sa Toktok. Pwede kang kumita ng 3%. Sa example natin, you can earn as much as 27,000 a month profit nang wala kang ginagawa. Tama, di ba? Ang sarap ng ganun. Alright? So ngayon, marami nagtatanong, Sir Jeff, maganda yung online franchisee. Kaya lang parang gusto ko rin maging operator. Paano ba maging Toktok online franchise operator? Kailangan ko ba bang may babayaran ba ako? Magbabayad ba ako na another 16,000 or ano? Wala. Okay, para maging operator, simple lang ho, no? Di ba, online franchisee ka na. Ngayon, gusto mo maging Toktok online franchise operator. Ito lang gagawin mo. How to become a Toktok online franchise operator at kumita ng hanggang 60,000 na nasa bahay lang. Okay? Sabi nga dito sa poster, napapanong negosyo. Maging isang Toktok online franchise operator at kumita ng 60,000 habang nasa bahay ka lang. Eh, di ba? Tingnan nyo naman si Ma'am Maine Mendoza. Madali lang kumita bilang franchise operator. Step 1, you post. Step 2, Toktok will deliver. Step 3, you earn. Ganun lang kadali. Okay, paano ba? Ganito lang kasimple. Makinig, okay? Sa lahat ng nanonood sa amin, bumili ng Toktok package worth 16,000 at gusto maging operator, ganito lang. Operator at kumita ng another 7% from your rider successful delivery transaction. Paano? 4 easy steps. Number 1, pumunta po sa toktok.ph website. Okay? Pangalawa, i-click lang ang become a operator. Become a Toktok operator. I-click lang natin yan. Pangatlo, pag kinlik niyan, lalo
ilabas ang sign up, the Toktok operator registration form, at pakibigay lang po yung mga hinihinging requirements. At anong gagawin pagkatapos mag-sign up? Pang-apat, maghintay. Maghintay within 24 hours para po i-check nyo yung email nyo kung may dumating na pong Toktok, become a Toktok operator, i-click niyan. Pangatlo, so ganito yan. Pag kinlink nyo po yung toktok.ph, no? Lalabas yung website ng Toktok, hanapin nyo po itong be a Toktok operator, i-click nyo po yan. Pagka mga tinatanong, name, address, contact number, importante ha, etong pangatlo, importante. Ano yun? Yung requirements na email address. Importante yun. Bawal mag-invento. Bawal maglagay ng kung ano-ano. Ilagay nyo, kailangan yung email address na gumagana. Bakit? Kasi doon ho ipapadala ng Toktok ang inyong operator credential. Pangalawa, ilagay po ang ginagamit nyo o active na cell number. Hindi yung coaches nyo o yung sa mga taong nag-invite sa inyo dito pagkatapos nyo bumili ng package kasi sila po yung mag-encode ng inyong account. Hingin nyo sa kanila kung ano yung franchise ID number nyo. Okay? And pang-apat, kailangan nyo mag-submit ng valid ID with picture. Kagaya ng PRC, SSS ID, driver's license, passport, any valid government ID na may picture nyo. Okay? At isasubmit nyo po yan sa ating sign up as a Toktok online franchise operator page, no, doon po sa ating website. Ngayon, pagkatapos nyo hong isubmit yan, maghihintay lang okay ng 24 hours, i-check po. Okay? Okay. Nakasulat po dito, congratulations. You are now approved Toktok operator. Okay. At kasama po dito, importante ito, huwag nyo di-delete yung message na to, ha. Kasi kasama po dito yung credentials nyo bilang operator. Nakasulat po dito sa baba. No? Importante yung operator portal link. Bakit ho? Kasi yung operator portal link, dyan ho nakasaad ang inyong portal. Ibig sabihin, yung po yung mga tools na gagamitan nyo bilang franchise operator. Okay? Pangalawa, nandyan din po yung username and password para makapasok pa sa inyong operator portal link. Ulitin ko ha, itong operator portal link, hindi ho yan pino-forward or pino-post sa mga kaibigan nyo. Hindi. Para sa iyo yan as an operator. Yan ho yung gagamitin mo para po ma-monitor at magawa mo ng maganda yung negosyo mo. Yan po yung katulong mo sa negosyo mo bilang online franchise operator ng Toktok. Yung username and password, yan mo yung gagamitin mo para makapag-login ka sa inyong Toktok operator portal. Okay, malinaw? Okay, okay, mag-alala, babalikan natin yan. Okay? Next, pagkatapos mo mag-register as a Toktok online franchise operator, tatandaan nyo, meron kayong dalawang bagay na kailangan mong gawin. Okay? So, ano yung dalawang bagay na kailangan mong gawin? Number one, Toktok operator ka na, pwede ka nang mag-recruit ng mga riders mo kasi kailangan mo ng riders. Sila yung mag-deliver ng mga deliveries mo at dun ka kikita ng 7% sa kanila. Okay? Tatandaan nyo, ang isang Toktok operator account, ang isang 16,888 no, na account, no, dito bilang online franchisee ka, may maximum ka lang na 100 riders na pwedeng i-manage. 100 riders lang po. Okay? Ngayon, kung gusto mong kumuha ng, paano gusto ko 300 riders? Kumuha ka pa ng dalawa pang account, no, bumili ka pa ng dalawa pang account para madagdagan, one account is equivalent to maximum of 100 riders only. Two account that will entitle you to 200 riders na. Ayan, di ba? The more account, bala ka. Okay? Ngayon,
yan yung una. Magre-recruit na tayo ng riders. Pero huwag kayong mag-alala. Papadala namin kayo ng materials, no, ng poster, ng video, para makapag-recruit kayo ng mga riders. Ipapost mo lang yun sa Facebook. Tatawag ka lang sa mga kaibigan mo, tol. Baka meron ka mga kilala dyan na, na may motor, na gusto natin bigyan ng trabaho. Naghahanap ako ng riders ko. Kasi operator ako ng Toktok Delivery Service. Ganun. Ang dami yung mag-a-apply niyan. Sobrang dami mag-a-apply niyan. Okay? Mga requirements para mag-apply po bilang isang Toktok rider. Okay? Pangalawa, anong gagawin? No? Pagkatapos mag-register as a Toktok online franchise operator. Pangalawa, kailangan nyo pong mag-load or mag-top up. No? Lo-loadan nyo yung tinatawag na Toktok Operator Wallet mula sa inyong Toktok Franchise Operator Portal. Magkano po? Minimum po 5,000 pesos ang kailangan nyong i-load. Tama? So, pwede nyo pong i-load yan sa pamamagitan ng PayPanda, no, online transfer, no? Online payment gateway, no? Or pwede nyo bayaran by using your credit card, debit card, okay? Pwede ho yan, okay? Ngayon, kailangan yung loadan yan. Bakit? Ano ho ba yung load na ito? Ito po yung gagamitin nyo para i-activate yung mga riders nyo at makapagsimula na po sila ng delivery. Okay? Pwede naman itong paikutin eh. Diyan ho kayo kikita. Okay? Mamaya, pag-usapan na yan. Ngayon, nabanggit kanina, as a Toktok operator, you can now recruit up to 100 riders maximum per operator. Okay? And load up at least 5,000 pesos to your operator's wallet para masimulan mo yung Toktok online franchise delivery business mo as an operator. Okay? Ayan. Ngayon, eto na po. Maglalagin na tayo sa ating Toktok operator portal link. Di ba? Pupunta kayo sa email nyo. Congratulations! You are now approved as a Toktok operator. Nandun po yung Toktok operator portal link. I-click nyo yung link para makapasok kayo. Pag kinlik nyo, ito yung lalabas. Ito yung bubulaga. Use username and password nyo. Okay? Nandun din sa email. Ngayon, pag kinlik nyo na yan, lalabas na to. Ito yung tinatawag na portal. Okay? Ito yung itsura ng portal. Ito yung tinatawag na dashboard portal. I-click nyo muna yung nasa kaliwa, yung tinatawag na transactions, load, no? Hindi ko na ho masyadong i-explain yan kasi ituturo namin yan sa lahat ng mga nag-sign up, top up para makapagpa-load tayo. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit po natin or mag-top up sa ating Toktok Franchise Operator Wallet? Simple lang ho. Loading your Toktok Franchise Operator Wallet enables you to send load credits to your rider. Kasi ito rin yung ipapadala mo sa mga rider mo. Itong mga load credits na to, ito ay nag-enable sa mga riders mo para makatanggap sila at para magawa nila yung mga delivery assignments nila, yung pagpapadeliver. At kapag nagagawa nila yung delivery nila, dito ka kumikita ng 7% as an operator. Okay, malinaw yun ha? Okay. Ngayon, pag-uusapan po natin lahat yan. No? Kung paano mag-load, paano ka babayaran ng rider mo, paano po kumikita ng 7%, lahat yan pag-uusapan po kapag sa susunod na training natin, no, starting tomorrow night, magkakaroon na tayo ng tinatawag na Toktok Online Franchise Operator Technical Training. Ayan na ho. Naka-design na ho yan sa lahat ng mga nag-sign up bilang operator. Kaya mag-sign up ka na mamaya bilang operator, no? Mas malaki ang kita sa operator. Okay, percent ang kinikita ng isang Toktok Franchise Operator. Okay? So ngayon, ganito lang kasimple. Tatandaan nyo. Example, operator ka na. Meron ka ng hawak na, let's say, 20 lang
20 riders lang. Di ba maximum natin 100 riders? Pero dito natin 20 lang. O rider, nag-average lang siya ng 10 deliveries kada isang araw. Okay? So imagine mo ha, 20 lang riders mo, at ang kada isa sa kanila, nag-average lang ng 10 delivery. Yun lang. Ngayon, kada isang delivery, magkano? Ang delivery fee, average is 150 pesos. Okay? At ang kita mo sa kada isang delivery fee is 7%. Magkano kita ng isang Toktok online franchise operator sa loob ng isang buwan? Multiply natin. 20 riders multiplied by 10 average rider daily deliveries multiplied by 150 pesos average delivery fee multiplied by 7%, yan yung kita mo as a Toktok operator, multiplied by 30 days o isang buwan, PAM! 63,000 profit per month. Yan po ang average. No? Pwede kang kumita hanggang 60,000, pero lalagpas pa yan. Kung gusto mong kumita na mas malaki, kailangan mong mag-recruit ng mas maraming riders. Kasi kapag mas maraming riders, mas maraming deliveries ang mangyayari. At kapag mas maraming deliveries ang mangyayari, mas malaki ang pwede mong kitain dito lang sa Toktok. Kaya ipatoktok mo na yan. Diba? So, konting info lang sa operator, ha? So, kung makikita mo dito, ang isang Toktok operator account, no? Ay kumikita, ang isang Toktok operator account ay meron lang maximum na 100 riders only. Kung gusto mo ng 200 riders, kung gusto mong kunin yung buong Luzon, o di ba? Gusto mo 1,000 ng rider, kumuha ka ng 10 accounts, no? Kumuha ka ng 10 Toktok franchise operator account. 10 beses ka magbabayad ng 16,000. Kasi isang 16,000, isang Toktok account yon. 100 riders lang pwede. Kung gusto mo 200 na riders, dalawa kunin mo. Dalawang beses ka magbabayad, dalawang beses kang kukuha ng 16,888 para meron kang 200 slots na mga riders. Okay, malinaw yan ha? Pero kung gusto mong 100 lang, edi okay na tayo sa isa. Pangalawa, kailangan nyo tatandaan, ang kontrata, may kontrata po ang isang Toktok operator. Okay? Ito po ay renewable every year. No? Renewable po. No? I-announce na lang po namin yung mga detalye kung magkano po yung renewal fee sa contract ng isang operator sa training na lang po natin, ng technical training ng isang Toktok. Mura lang yung maliit lang yan. Tapos, may nagtanong, sir, paano yung mga hindi operator, yung online franchise sila ng Toktok in 3% ng kinikita? May kontrata pa yun? Wala nang kontrata yun. No? Dire-diretso na ho yan. Yung operator lang ang meron. Pangatlo, kumikita ang isang operator ng 3% sa kanyang personal delivery fee at referral code. O, bukod sa 7% bilang operator, pwede ka pa rin kumita sa pamamagitan ng referral code mo at paggamit ng personal delivery link ng mga kaibigan mo. 3% na naman yun, kapatid, kahit natutulog ka. Okay? Pang-apat, kailangan nyo malaman sa ngayon, ha? Kasi bago pa lang tayo for the next 30 days, yung delivery po ng Toktok natin yung mga motor is limited lang sa mga areas ng Metro Manila cities. Mamaya ako nang babanggitin kung ano-ano yung mga coverage ng Metro Manila cities. Yan po yung Quezon City, yan po yung Marikina, Muntinlupa, o di ba, Taguig. Mamaya, kikwento ko sa inyo kung ano-ano yung mga yan. Panglima, Toktok operator, may bayad po yung kanilang royalty fee. No, meron po tayong monthly royalty fee, pero waive po ngayon. For the next 6 months, waive. Wala mo ng royalty fee na babayaran. Magsisimula po yung royalty fee next year na po, July. No, July 1 po, no, simula na po yung royalty fee. Magkano royalty fee? 5% gross income ng isang operator per month. Yun po yung royalty fee. Okay? Pero next year na magsisimula, July 2021. Okay? Ngayon, paano naman maging rider ng Toktok? Ay, nako, pakasimple. Toktok online franchise operator will send the RAL or Riders Application Link. At yung mga rider po, ikiklik nila yung link. Okay? So, explain ko yan. Di ba, bilang operator ka, kailangan mo na mag-recruit or maghanap ng mga riders mo. Tama, mali. Magsisend kami ng mga materials at ipopost sa Facebook. Kayo po yung magpopost sa Facebook. Kunwari, operator ka, gusto mo nang maghanap ng rider. Yung mga materials na galing sa amin sa Toktok,
i-forward namin yan, padadala namin yan sa inyo, sa mga online sponsors nyo, para magamit nyo mag-recruit ng mga rider. Tama? Ngayon, pag meron nagkaroon ng interest, nag-post ka, I'm looking for 100 riders para sa aking bagong delivery service business because I'm an operator of Toktok. Interested, PM now. Ganon. Ngayon, meron talaga, ang dami mag-PM niyan. Kapag meron nag-PM, for example ako, Sir, Ma'am, nabasa ko yung post niyo sa Facebook. Interested po ako maging rider. Paano po? Okay? Ganito lang. Ang gagawin mo sa kanya, kung meron kang NBI, professional driver's license, at sariling motor, ikaw may-ari, pwede ka mag-apply. I-click mo lang tong link na to. Okay, ano yung link na yon? Yun po yung rider's application link. Padadala nyo po yan sa kanya. Pag sumagot siya, interesado siya, isesend mo yung link na yan. Yung link na yan, makikita po yan sa inyong operator portal. Okay? Hindi na po natin didiscuss kung ano yung tsura niyan. Okay? Doon na po yan sa training ng mga operator. I-click, isesend niyo po yung link. Padadala nyo sa kanya. At kapag natanggap niya yun, wala siyang gagawin kung hindi i-click lang yun. Pag kinlik niya yung link, ito yung lalabas sa cellphone niya. Fi-fill upan lang niya yan. Okay? Ngayon, importante, ilagay niya yung kanyang active na cellphone number, pati yung kanyang active na email address. Ilagay niya yan, importante. Hindi pwede mag-invento kasi bakit? Yung number na yon, yung cellphone number niya, yun po yung magtatag sa kanya. At doon po ipapadala sa kanya yung mga mahalagang information para po siya ay maging rider, no? Paano po siya kikita lahat and everything. Okay? Padadala nyo rin po, ay sorry, kailangan din po niya mag-attach dyan ng kanyang photocopy, ng kanyang professional driver's license. Kailangan po professional yung driver's license, ha? Kailangan, no, padala din po niya yung ORCR ng kanyang motor, NBI clearance, at iba-iba pa, picture ng kanyang, anong brand ng kanyang motor, anong model, tama, ano yung chassis number, ano yung plate number, ayan ho, di ba? Ilalagay mo lahat dyan. And once okay na, i-click niya yung submit. At maghihintay ho siya ng 48 hours, no, para malaman kung siya po ay approve na. Kapag siya po ay approve, ito po yung matatanggap niyang text message. Congratulations, Katoktok. Your application as a Toktok rider has been approved. Wait, i-download mo na yung Toktok Riders app pang. Lahat ito mangyayari nang hindi niya ho kailangan pumunta sa opisina ng Toktok. Wala. Hindi niya ho kailangan pumunta sa inyo as an online franchisee. Hindi niya ho kailangan yan. Okay? And once na na-approve niya, at dinownload na niya yung rider's app, kami na ho sasalo, no? Iti-training na ho namin yung rider nyo, no? Ibibigyan namin siya ng rider's orientation, iti-training namin siya, at kapag ready na siya, magre-report na sa inyo as an operator, di ba? Tatawag na ho yan. Hello, ma'am, sir, ako po yung rider nyo. Makikita nyo na po yung record sa inyong portal. I-approve nyo na ho siya, i-active nyo na siya as a rider sa inyong portal. Tuturuan namin kayo kung paano gawin yon sa training natin sa Toktok Operator Portal. Then, loloadan nyo na ho siya ng kanyang rider's wallet, no? Minimum mo, 500 pesos. Di ba naalala nyo kanina, yung 5,000 pesos na niload nyo sa inyong Toktok Operator Portal wallet, tama? Yun yung ipapasa nyo. Yun yung ipapasa nyo sa wallet. Pwede nyo pasahan yung wallet, yun yung ipapasa nyo sa inyong rider. Pwede nyo pasahan yung rider nyo kahit minimum mo 500 lang. At kapag ginamit na niya yon, babayaran rin niya sa inyo yan. Pag-uusapan mo natin lahat yan sa ating next module, no, sa ating Toktok technical training para sa mga operator. Okay? Ngayon, magkano pwedeng kitain ng rider? Ang pwedeng kitain ng rider is 80%. Ulitin ko, ha? 80%. Okay? Ang kita ng isang rider. Ibig sabihin nun, 100 pesos ang kanyang delivery fee sa isang customer. Automatic 80 pesos kaagad, bubulsahin na niya yun. Yun ang kita niya. Tama, di ba? Yun ang kita niya. Alright?
So sa madaling sabi, pwedeng kumita ang rider ng as much as 1,500 pesos a day or higit pa. Higit pa yan, depende sa dami ng kanyang deliveries. Kaya napakaganda ng servisyo ng Toktok, okay? Ngayon, ulitin ko ha, outright po ang kinikita ng rider. 80% kaagad, cash kaagad yung bubulsa na niya yun. Tama? Ngayon, ulitin ko, dahil bago pa lang si Toktok, sa Metro Manila cities muna tayo mag-ooperate. Okay? For the next 30 days. Dito lang. Ano-ano ba yung Metro Manila cities? Isa-isayin ko ha. Iikot si Toktok sa Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, City of Manila, Mandaluyong, Pasay, Paranaque, Paranaque, okay? Las Piñas, Quezon City, Marikina, San Juan, Pasig, Pateros, Makati, Taguig, and Muntinlupa. Yan. Ngayon, dyan muna iikot. Pero early next year, mag-expand na tayo. Kasi ang goal ng Toktok nationwide. Ngayon, eto maganda. I'm talking to each and every one of you. Kahit ikaw ay nasa Visayas, kahit ikaw ay nasa Mindanao, kahit nasa kalupalop ng Pilipinas, kahit nasa ibang bansa ka pa, nasa Dubai ka ngayon, nasa Canada, nasa London, lahat kayo, pwede kayong maging operator. At lahat kayo pwede mag-recruit. Ikaw ay nasa Cebu, pero pwede ka mag-recruit ng rider at magkaroon ng rider kahit nasa Manila sila. Pwede yon. Nasa Dubai ka ngayon, operator ka. Pwede ka mag-recruit ng mga rider na nasa Baguio. Pwede yon. Kahit wala ka sa Pilipinas, kahit wala ka sa lugar, pwede ka maging operator. Kasi bakit? Online franchise operator po tayo. Yan ang negosyo ng Toktok. Ngayon, itong masarap. Sa Toktok, pwede ka maging online franchisee at kumita ng 3%. At the same time, pwede ka rin maging franchise operator at kumita ng 7%. And at the same time, kung may motor ka at mas marami ka pang oras, pwede ka na rin maging rider at kumita ng 80%. 3-in-1 po. Pero ang isang Toktok rider, para ma-enjoy niya ang benepisyo at ang kita ng Toktok, nako, kailangan muna ng rider bumili ng isang Toktok online delivery franchise operator package worth 16,000 para maging operator siya at maging online franchisee rin siya. Okay? Kaya, ako po sa inyo, sa lahat po ng nag-avail ng 16,888 ngayong araw na to, hanggang sa Monday, guys, mag-register na kayo sa toktok.ph bilang isang franchise operator at simulan na natin kumita bilang isang operator. Okay? At umaten tayo bukas. Bukas po ang ating simula ng Toktok Franchise Technical Training. Ulitin ko, paalala ko po ha, araw-araw na ito mangyari. Ngayon po, orientation lang tayo ng Toktok. Kung nagustuhan nyo yung aking topic ngayong gabi, araw-araw natin uulitin to. Kaya lang simula bukas, pagkatapos ko magsalita, susunod na ho yung Toktok Operator Technical Training via Zoom. Okay, sa Zoom po yun, sa lahat lang po ng operator na nag-register. Kaya po ako sa inyo, mag-register na kayo as an operator para matraining na namin kayo. Okay?